President, ubod na tahimik, bakit hindi nila tinatanong? Pero si Madam Vice President, nawala naman sa lugar para magsalita tungkol sa ating foreign affairs, ay pinagsasalita nila. Ano ba to? Mukha ba tikos lang? Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ako po, hindi nakaligtas kay Atty. Trixie Crosa at sinupalpal na nga itong President Umano ng Akbayan Partiles na si Rafaela David dahil sa kanyang naging pakayag na tila ba Umano'y made in China itong puso ni Vice President Sara dahil sa patuloy Umano na pananahimik sa isyu ng West Philippine Sea. At tila ba Umano kinakampiyan pa ni Vice President Sara itong si Pastor Apollo Quiboloy. Naku po, ano kasi ang gusto nila na makikisaw-saw, makikialam itong si Vice President Sara dyan sa isyu ng West Philippine Sea. Unang-una, hindi naman siya ang presidente at ang presidente ang arkitekto ng ating foreign policy. So siya ang may karapatan, siya dapat ang sisingilin sa mga aksyon na nangyayari Umano sa West Philippine Sea. At hindi hawak ni Vice President Sara itong departamento ng Department of National Defense, which is may tagapagsalita naman. Bakit po Umano kailangan makialam ng ating Vice Presidente na marami naman siyang trabaho at pinagkakaabalahan. Itong sinasabi ni Akbayan Party President na bakit daw ang tahitahimik ni Inday Sara, ni Vice President Inday Sara, kaya daw niyang ipagtanggol ang isang quote, diba? Akusadong rapist at human trafficker. Ngunit pipibulag at bingi sa pag-aapi na dinadanas ng ating kababayan sa kamay ng China sa West Philippine Sea. So binigyan pa talaga ng feelings, reenactment ano, ni Atty. Trixie Crosa itong sinasabi ni Akbayan na President Rafaela David. Alam naman po natin ang grupong ito ay grupo na makakaliwa at ito nga talaga ang grupong ito ang isa sa taga-suporta nitong si Senator Risa Ontiveros na alam naman po natin nagalit kay Pastor Apollo Quiboloy at isa lamang ang kanilang kumpas nitong makabayan kasama si itong si Castro, itong si Raul Manuel at siyempre itong Gabriela Partiles kung saan ay ang kanilang ginagawa ngayon ay gusto nilang magsalita na naman itong si Vice President Sara. Tapos kung nagsalita, sabihin naman nila ay nakikialam sa trabaho ng presidente. Walang mapupuntahan talaga, ano, mga kababayan natin. Kulang na lang yung violence at saka patiyak-iyak. Bakit pati yung katahimikan ng ating Vice Presidente pinapakialaman nila? Kailan ba naging spokesman ng DFA ang ating Vice Presidente? Kailan ba siya naging PCO katulad ng ginagawa ng Kongreso? At kailan naman siya kailangan makialam? Bakit siya piniinsist nila na makialam siya sa aspeto ng power that is solely ginagawad sa ating Pangulo? Anong sinasabi ng saligang batas? Ang Presidente ang arkitekto ng ating foreign relations at foreign policy. So bakit si Inday Sarang ina-expect nilang magsalita? Anong gusto nila? Mag-cheerleader si Madam Vice President? Ano bang gusto nila? Lahat na lang maging komentarista si Madam Inday. Baka matanggal din siya ng isang hindi official dyan sa Malacanang. Bakit ito? Yun lang po mga kababayan natin. Mukhang hindi pa rin talaga nakamove on itong si Atty. Trixie Crosa sa pagtanggal sa kanya dahil sa pagiging komentarista at pagsalita ng mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos. Ito nga ang dahilan kung bakit sinibak ito sa kanyang radio program nasa DCER ata yun kung hindi ako nagkakamali. Pagka nagsasalita, may batikos. Pagka walang salita, abay may batikos pa rin. At lalong-lalo na... Yes, nilalala ko na. Sa karambula pala yun, ang tinutukoy ko mga kababayan po natin kung saan pinatanggal nga Umano si Atty. Trixie Crosa ng isang opisyal, o kung hindi man opisyal, ni Madam Lisa Marcos sa kanyang radio program. Sa isang aspeto, international relations ng ating bansa, yun pa naman ang kanilang pinagdidiskitahan. Kailan naging kasalanan ang katahimikan ng isang tao? Maliban lang kung katahimikan ito ng presidente. And ito ang tingin ko ginagawa nila. Kasi tayo nag-umpisa ng conversation at sinabi natin, ano bang ginagawa ng ating presidente? Parang committee on silence siya. Wala siyang sinasabi tungkol sa accomplishments. At pagka mayroong kontrobersiya, tumataginting ang katahimikan. Hinahayaan na ang Kongreso ang nagsasalita. Napapagkamalan ng presidente yung nandun, yung literato sa Kongreso, rather than yung tao na nandun naka-occupy sa Malacanang. Ano ba talaga? So, parang hitback nila
Dahil sinisingil natin ang presidente, katulad ng minsan, tinanong natin, Mr. President, ang PCSO po ay nasa ilalim ng Office of the President. Sunod-sunod na po yung malaskandalo na mga nananalo, linggo-linggo at minsan araw-araw, dyan sa PCSO, wala man lang ba kayong salita? So hindi talaga sila magsalita sa PCSO. Unang-una, ang sabi nga ni Maharlika, ay sila ang mas nakikinabang dyan. So bakit pa umano sila magsasalita? Kung totoo yan, abay talagang yan ang tunay na pagtatraidor sa ating sambayan ng Pilipino. Idepensahan niyo po ba si Mel Robles? Hindi niyo ba i-explain yung katakatakang pagpapanalo ng kung sino-sinong tao na lang? Or actually, hindi man natin nakikita kung sino talaga yung nananalo. So yun na nga yung point. Si Mr. President, ubod ng tahimik, bakit hindi nila tinatanong? Pero si Madam Vice President, nawala naman sa lugar para magsalita tungkol sa ating foreign affairs. Yung ano, mga kababayan po natin, baliktad na eh. Dati, ang binabanatan ay presidente sa lahat ng mga kapalpakan, kung ano mang issue sa ating bansa. Diretso sa presidente ang binabanatan nito, itong makabayan at akbayan. So ngayon, ang binabanatan, imbis na ang presidente, ang vice presidente. Di ba? Kasi yan ang tinik sa kanilang lalamunan at tila ba sila ngayon ay nakikinabang sa katahimikan ni Pangulong Marcos at mukhang nakikialiansa na at sila na po ang kaalyado, hindi na po sila ata opposition ngayon. Kasi pinagsasalita nila, ano ba to, makabatikos lang? Or something more sinister? Nag-uumpisa na po ang kanilang pagtitirada sa ating Vice President. Tandaan po natin, nung nag-umpisa o nagsalita sila tungkol dito sa so-called impeachment ng ating Vice President, eh pinatigil yan ng ating Pangulo. Medyo kinabahan yata siya sa political implications o sa magiging implikasyon sa kanyang popularidad. Eh ngayon, tila may ibang plano. At bakit ang mga kakaliwa ay umuling nagiging mouthpiece ng mga bagay na ayaw sabihin ng Malacanang o ng Kongreso mismo? Ano bang pakialam ni VP Sara? Abay, kalihim siya ng edukasyon. Hindi naman siya kalihim ng foreign affairs. Siya po ba ay dalubhasa sa issue ng West Philippine Sea o sa international relations? Eh, hindi naman. Larangan yata ni Sasolgando sa Asosdiot. So, ano naman po? Abogado naman si Madam VP, pero wala siya kailanman sinabi na dalubhasa siya sa larangan na ito. At kahit ano pang sabihin nila, hindi naman po siya ang nagde-design ng ating foreign policy. At yung ano, mga kababayan po natin, ang napakasimple lang at napakamalaman ang paliwanag ni Atty. Trixie Cross na hindi talaga dapat sisingilin or sitahin itong pananahimik ni Vice President Sara patungkol sa issue ng West Philippine Sea dahil ito ay obligasyon at trabaho naman ng ating Pangulo, ng DFA at ng Department of National Defense dahil unang-una sila naman ang mga nasangkot sa ating international foreign policy at hindi umano ito trabaho ni Vice President Sara. Magsalita siya, okay, kung man nahihimik siya dahil tila ba wala siyang magandang sabihin, mas pinili niya na lang na manahimik. At kung abogado man siya o mano, ay hindi niya naman master itong foreign policy. Maraming obligasyon ang ating vice presidente. Kaya malinaw po, mga kababayan po natin, na itong ginagawa nitong mga makaliwa, nitong akbayan, ay tila ba gusto lang sirain ang pangalan ni Vice President Sara sa publiko. At kung magsasalita naman ito, magbabatikos na naman ito, ay sigurado ay maghahanap naman sila ng ibang panira. Sasabihin na pakialamera at pinapangunahan itong si Pangulong Marcos sa kanyang mga naging desisyon. Alam niyo, mga kababayan po natin, ang naging ugat kasi nito, itong sinasabi nating pistok nga na hindi naman natuloy, naharangan nga po, ano, mga kababayan po natin, which is una na nagsasalita din itong si Vice President Sara na galit ito at tinawag niya pang mga demonyo nga itong nakikiusap or nakikipag sa buwatan sa tinatawag na pistok dito sa grupong makaliwa. Dito naman sila sumabog, galit na galit sila. Dahil kung nagkaroon nga ng pistok, ay sigurado makakapaghanda sila at makapag-ipon na naman sila ng lakas. So, iba't ibang klaseng paninira na po ang kanilang ginagawa kay Vice President Sara. Una, ito na nga po yung kanyang, ang kanyang confidential fund. Dito nagsisimula. Tapos iba't ibang issue, pati ang buhay, pamilya. So marami pa, lahat na lang ata na
mga may init na isyu na nangyari sa ating bansa, hindi na sinisisi ang ating Pangulo eh. Ang madalas na sinisita itong si Vice President Sara. Pati yung pagpapakita niya sa nangyaring prayer rally sa laban kasama ang bayan ay binatikos. Bakit daw nagpakita itong Vice Presidente ay siya yung ibinili ng Pangulong Marcos na maging caretaker ng ating bansa. Hindi naman siya nagsalita. Nandun lang naman siya para pasalamatan ang mga tao nagsusuporta sa kanya at nagsusuporta sa kanilang pamilya. At kung ano pang issue, mayroon pa 2 billion na umano'y ginastos ni Pulong, which is kinukunik naman kay Vice President Sara. Pero lahat po yan, mga kababayan po natin, walang katotohanan at walang ebidensya na pinapakita na sinasabi nilang tatahimik itong si Vice President Sara at nagtatraidor umano ang mga Duterte sa ating bansa. Dahil ang sinasabi naman nilang gentleman agreement, mga kababayan, ito ay oral na pag-uusap lamang. Pag-uusap na papayagan ng mga isda itong mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea na hindi na tatakotin, bumumbahin at palayasin itong China, dahil yan ang mangyayari ngayon. Ang mas matindi lang kasi ngayon ay talagang nagkakasakita na, naghantong na sa na ospital, na sugatan, natatahi yung mga sugat ng ating mga kasundaluhan dahil sa matinding pambubumba ng China, which is hindi naman po nangyari dati kay Pangulong Digong dahil sa kanilang usapan ng China. So, walang umanong agreement naman, which is yan naman ngayon ang kanilang pinupukol kay dating Pangulong Digong na umano'y nag-traidor naman sa ating masa. So, kung makikita nyo mga kababayan po natin, ang sentro ngayon ng mga black propaganda ay hindi lang si Vice President Sara, kundi buong pamilya ni dating Pangulong Digong na kung sino man ang nakaupo ngayon sa pwesto diyan na mga Duterte ay talagang pilit sinisiraan at kung ano man aksyon na ginagawa para sa kapayapaan ng Davao o ng ating bansa ay binibigyan ng kahulugan at ini-interpret ng hindi maganda para lang makapanira sa ating Vice President, kay dating Pangulong Digong, kay Pulong at kay Bastet. Ngunit ang mga Pilipino ay patuloy pa rin na nagsusuporta at mukhang lalong lumalakas pa itong si Vice President Sara dahil siya pa rin ang nanguna sa top performing official, sa pinakamataas na official ng ating gobyerno. So mukhang hindi nagtatagumpay ang kanilang mga paninira, mga kababayan. So ano pong inyong komento or saloobin patungkol man sa isyong ito at sa mga mainit na isyo na nangyayari sa ating bansa. Yan po muna yung ating update. Maraming salamat.